Julius Lopez, idol kamusta? I have question po. Valid po ba pang apply ang US visa ng mga seaman dyan for land-based since working visa po ang hawak nila? Thank you, idol! Hey guys, what's up? Welcome back to me. So for today's video, mag-ano tayo? Ano magagawin natin? By the way, kakatapos ko lang mag-delete ng aking load at ako ay magbabaon ng ano, magbabaon tayo ng wire. Bakit? Ano bang gagawin ko dyan, guys? Kasi maglalagay tayo ng lighting. Yung pangit naman kung merong ano, diba? Mga kable dyan. So, ganito yung gagawin ko dyan, guys. Papakita ko sa inyo. Nakita nyo yan? Kasi naglagay ako ng pa-lighting effect sa bahay. Alam nyo na. Ganito. Tcharan! So, diba? Mas maganda tignan kapag yung cable niya or yung mga wire niya is... Ay, lumabas. Ayan. Dapat nakabaon siya, guys. Tapos nakatapat yung ilaw dyan sa bahay. Para maganda kapag gabi, diba? May mga pailaw gaya nitong mga... Ito solar kasi yan eh. Ang problema, kapag wala ng araw, guys, like kapag winter or fall, bihira yung araw. So, hindi masyado gumagana yan kapag fall or winter. Ayan, gaya nyan. So, may pailaw din. Ayan, nakatapat siya sa bahay. Para maganda yung effect. Sa paligid ng bahay, meron yan. Hanggang dun sa kabila. Para ako nasa wildlife. Sobrang init, guys. As in, ano ba yan? Kaya ako umiitim dito eh. Papaaraw. Anyway, ang ginet. Ibabauna natin ito. Gagamit lang ako ng gloves. I-ano natin yung... As in, literally, i-cover lang yung wire. No? Ito mga bato na yan hanggang doon. Sorry ang kalat kasi, guys. Ayan, nagre-ready na kami sa Halloween. Napaka-aga. I think, guys, kami dito sa block namin kami ang excited sa Halloween. Karir na karir kami sa Halloween dito. Anyway, sa mga bago dito, hello po. Ako si Vince, Filipino living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlog. Kaya, and sinasagot natin yung mga comments ng mga tao sa previous video, which is gagawin din natin ngayon. Again, kung bago ka dito, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag may bago kong upload. So, nag-upload ako every Saturday, 12 to 1 PM Manila time. And again, sinasagot natin yung mga comment nyo sa last video. Dami sinasabi. Ibauna natin ito, guys. So, yun na nga, guys. Hindi pa ako natapos doon sa ginagawa ko. Pero makikita nyo rin siya soon. So, sagutin na natin yung mga comments doon sa last video. Arnel, sobrang cute ni baby nyo, Sir Vince. Ang sarap sigurong yakap-yakapin. Wah, talaga. Nak, so, pero kakagating ka rin niya. Joke lang, kasi baby pa yun eh. John Del Di Mayuga, hello, cutie body. Looking more good, Kuya Vince, with your new baby. Hey, more vlogs to come with him. God bless po. Unfortunately, guys, wala na si Bunny dito. Oo, 2 weeks lang siya. Pero it wasn't a good fit, or I think baka hindi lang ako ready pa sa ganong responsibilidad. Though lumaki naman ako sa Pilipinas na meron kaming aso, ganyan, pero iba, I don't know, parang iba dito, guys. Hindi mo pwedeng iwan ng matagal yung aso kasi kapag nagtatatakol yun at nagreklamo yung kapitbahay na maingay, pwede silang tumawag ng animal protection. Animal protection? Hindi, pero may ganun talaga. Pwedeng parang animal cruelty yun, ganyan. And kawawa rin yung aso. Ako pa, layas ako, guys. Ang dami kong ganap palagi. Parang it's unfair for the puppy. Bilang baby pa nga yun, naiiwan ko ng sobrang tagal. Kaya might as well, sinoli namin sa, hindi sa shelter, pero sa foster home, kung saan siya galing. In fairness, sobrang bait naman ng foster, ma'am. Naiyak pa. Pero nung binalik ko yung si Bunny, nasepangs ako kasi siyempre, kasama na namin 2 weeks, tsaka ilang linggo ko siyang, yun nga, before adopting him, may ano yun eh, may proseso talaga yun, hindi siya yung basta-basta na, parang sa Pilipinas, pag gusto mo lang bumili na aso at may pambili ka, ganun gagad, pero dito kasi hindi talagang legal adoption yung naganap, may papers talaga, so daming nangyari noon, kaya wala kong vlog last week din, medyo stress ang lolo nyo. Bakit manawag ang beses ko yung ganun? Korean Igorota, care, one of the investments you in here that creates an aura to inspire. Thanks for sharing. More to look forward. Blissful moment and always be safe and healthy. Gusto ko talaga yung blissful. Ito, Korean Igorota, thanks for the comment. Pero ChatGPT ba ito yung totoo? Pero thanks. Bye, YouTube views. Alright, this video just made my day. Thanks for spreading the joy. Thank you. Arnel, yeah, hey, may bagong upload na naman. Boring na po kasi ako, Sir Vince. 1 month na kalit. Bawal lumabas sa classroom while pass. Bawal lumabas kasi na operan po. It was at this moment that he knew.
he fucked up. Now, sorry naman. Now, operan po ako ng strabismus eye muscle surgery. Di naman pwede umuwi sa Pinas kasi need magpa-follow up check-up. Buti po may mga videos ka pong pinapanood ko. Kahit paulit-ulit, okay na okay kasi di nakakasawa panoorin mga videos mo. Salamat po sa shoutout, Sir Vince. Shoutout sa'yo, Arnel. Sana gumaling ka na kung ano man yan. Ngayon ko lang narinig yun na strabismus eye muscle surgery. Get well soon kung ano man yan. Thank you for watching my video and sa classroom may batas. Magi ka lang ba? Finally, natapos ko na din panoorin lahat ng videos mo. Super informative, salamat. Thank you, Magi, for watching. Marami pa yung totoo ba na panood mo lahat. So, ano yung ginawa ko sa vlog? So, may crispy. Crispy yarn. Thank you, Magi. Jay Malanong. Kuya Vince, may alam ba kayong site ng mga naghahanap ng employer ng employee dito sa Pinas? TIA. Pa-shoutout po, sir. Shoutout to you, Jay Malanong. Alam ko merong mga agency sa Pilipinas eh, pero it depends anong klaseng trabaho ba yung hinahanap mo. Paki-comment down below, diba? Hindi ko nasagot yung comment mo, pero ano ba yung work na gusto mo? Kasi merong agency na ang cater lang nila is for nurses, merong agency na ang ano nila is yung mga blue-collar, diba, tawag doon, or yung mga skilled workers. So, it depends on what kind of job are you looking for, bro. Ernesto Pogi, sir, pa-shoutout po sa mga tropa ko na nakarating na at papunta na dito sa US of A. A. Shoutout kay Ara, Ralph, Jem, Jigs, and Mark. Hello, shoutout to you guys. Welcome back. Welcome to USA. Wow. Arnold Booker, hello, Sir Lodi, bro. Ngayon lang ulit nakasulat ng ilihang. Ilihang, Tagalog. Sa yung kahon ng COVID. Medyo naging busy. Nag-quick vacation kami sa Pinas for a couple of weeks before leaving to US of A. But now back to Sanpe for another 2 weeks and then fly na to US. Share ko lang, Lodi, bro, para hindi ka mabigla pag meet up natin. Mapaghandaan mo, in short. Stay blessed, bro. By the way, nice dog. See you and God bless. So, yun nga, wala na si Bunny dito, bro. Ewan ko, hindi ako ready sa responsibility. Selfish lang yun. Ganun talaga, sarili ko hindi maalaga. Di ba pa kaya? Well, I mean, ganun talaga. So, kailan ba ang punta mo dito, idol? Sa lubong, ah. Ano ba maganda? Shot. Inu. Singero pala. So, yun. Julius Lopez, idol, kamusta? I have question po. Valid po ba pang-apply ang US visa ng mga seaman dyan for land-based since working visa po ang hawak nila? Thank you, idol. So, Julius Lopez, kung meron kang C1D visa, which is yung pang seafarer or crew member na visa, valid yon for 29 days. Guys, correct me if I'm wrong, pero sabi sa nabasa ko, 29 days lang daw siya, and after that, kailangan mo nang umalis. Kasi, technically, working visa siya, yun nga, for US, pero para sa mga seafarers lang talaga yon. Hindi ka pwede mag-apply sa ibang employer. Again, hindi ka pwede mag-apply sa ibang employer kung naka C1D visa ka, for seafarer lang yon. Gusto mo mag-tour dito or nga, for legit vacation talaga to visit friends and family, after 29 days, kailangan mo mag-apply ng B1, B2 visa. Kapag may nangangati daw ilong, ano ibig sabihin, guys? Maligo ka. Tama ba? Pag nangangati ilong, magkakapera ka or ewan. At pag nangangati yung ilong, ano ibig sabihin? Comment down below. Susan Lucky, hi, Vince, ingat dyan. Hello, Tita Susan, ingat din po kayo. Magi ka lang ba? Hi, Vince, tanong ko lang, safe ba ang mga suburbs dyan around Arlington Heights? Sa NCH kasi ako mag-work. Waiting na lang sa H1B visa approval. First of all, congratulations sa'yo. Congratulations, nanalo. Congrats and happy for you. Magi ka lang ba? So, Arlington Heights, alam ko yan, safe yung area na yan, maganda yung mga, I think maganda yung neighborhood na yan, and marami kasi akong kilala na dyan nakatira. Every week pumupunta ako dyan, I think 45-minute drive siya sa akin up north, kung nasaan man ako ngayon. Dyan kami naglalaro ng badminton. So, ayun. Correction, hindi dyan, pero yung katabing town yan, which is yung Schomburg, doon kami naglalaro ng badminton or volleyball every week. Meron akong friends na nakatira dyan sa Arlington Heights. Again, okay dyan sa suburb na yan. And again, congratulations and good job. Congrats sa, ano, sa bago mong work. Paul Marvin Pakinggan, pa-shoutout po, Lodi Vince, Mr. and Mrs. Paul, and Geraldine Pakinggan ng Columbus, Ohio. Sa wakas, from Philippine viewing ng mga vlogs mo, ngayon, kababayan na kita dito sa USA. Hora! Minsan di na rin ako makapaniwala nandito na ako, sir. Haha, ganito pala feeling. Anyway, see you po. Ayun, kababayan, yes, kapitbahay. Again, nasa Ohio ako ng August 3 to 5. So, mapapanood nyo tong vlog na to sa Sabado, syempre.
So mapapanood nyo tong vlog niya na ito on July 29. So again, August 3 to 5 nasa Ohio po ako. May show ako diyan sa Ohio. What? May show feeling. Hindi wala. Meron akong bakasyon diyan sa Ohio. So yun. Actually, maski maglilimang taon na ako dito sa Amerika, meron pa ring times na yung hindi pa rin ako makapaniwala nandito ako, guys. Promise kasi nung nasa Pilipinas pa lang ako, syempre pangarap makapunta dito. Tapos nung nandito na ako, first few months nakikita ko yung daan, yung mga highway. Iniisip ko talaga, hala, nandito na talaga ako sa Amerika. Seryoso, may magano'n akong feeling. Or kapag every morning na malamig, yung kapag huminga ka, walang pollution, guys. Ang sarap sa lungs. Ay, laway ko tumatag siya. Pero seryoso, may mga ganong feeling talaga. Tapos kapag, kunyari ka kahit sa mga fast food or sa mga establishment, para ang disiplinado ng mga tao. At saka yung mga driver dito, guys. I mean, merong mga lingilan na loko-loko sa makaskasero, pero give and take talaga yung, I don't know, for the, in general talaga give and take yung mga driver dito. Yung mga ganun, alam mo yun, small things, pero makikita mo talaga na parang, hala, nasa first world ka talaga. Plain Jane, Sir Vince, pa-share naman po kung ano ginawa nyo with your bank accounts or credit cards sa Pinas before you migrated. Do I close my accounts before I leave? Or possible kaya to keep them open then magde-deposit ako from US for savings din. So Plain Jane, here's what I did. Nagtira lang ako ng isang bank account sa Pilipinas para yun nga, kapag meron kang padadalan sa Pilipinas ng pera, madali mo siyang mapapadalan. Or pwede mo rin naman i-close. Pero it's really up to you kung gusto mong i-maintain. Gaya nung sa akin, meron akong minimaintain ng isang bank account para kapag nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, tina-transfer ko muna siya from a money transfer service, not sponsored kaya hindi nagsasabi ng ano yun, no? ng app. Pero I remember meron akong collab before for two different money transferring service na hindi ko na lang babanggitin. Pero kapag babanggitin ko, hindi na, not sponsored. Kapag nag-sponsor sila, anay na, feeling, alam mo naman. De, pero yun nga, going back to Plain Jane, ginagawa ko, tina-transfer ko siya sa bank account ko sa Pilipinas. And then from there, doon ko na tina-transfer sa mga taong tina-transferan ko. So, ayun. To answer your question and suggestion na rin or tip, magtira ka ng isa. Pero kung let's say meron kang milyones or yun nga, ay hanggang magkano lang ba yung cover ng PDIC? 500,000 ba? 250,000? Let's say magtira ka ng 250,000 sa bawat bangko mo. Wow, laking pera, di ba? Mayaman yarn. So yun, Joel Ben Lopez, new sub ako sa channel nyo, pa-shoutout po! Shoutout to Joel Ben Lopez! Ayun, tama pala, kala ko mali yung apelido eh. Joel Ben Lopez, shoutout to you, brah! J9128, boss, ano magiging trabaho ko kaya dyan? Puro BPO experience ko dito sa Pinas. Siguro not more than 2 years andyan ako. Thank you for calling! Ganon. Karamihan ang nakakausap ko sa AT&T, puro Pilipino. Or sa bangko, puro Pilipino. Gusto ko na Tagalogin minsan. Ganon, hindi. Pero ma-feel mong Pilipino sila kasi. We share the same accent, bro. So yun, wala lang. Na-share ko lang. Saka, ano pala work mo if you don't mind? I really don't mind. So, panoorin mo yung mga vlog ko, binabanggit ko sa lahat ng vlogs ko ano yung trabaho ko. So, panoorin mo yung mga previous vlogs, malalaman mo ano ang work ko. Hindi, joke lang. Pero ang work ko dito, again, ano ko? Associate consultant ako sa derivative operations or derivative space ng isang bangko dito sa Chicago na nag-operate din worldwide. So, ayun po. Ang matalino, di ba? Kala mo naman. Kala mo naman. And, pag nag-apply ba dyan, formal? Siyempre, pag mag-apply ka ng trabaho, ka lang formal. Well, it depends on anong klaseng work pala. Di ba parang dress for, parang ano may kasabihan na parang dress for the kind of job you want? Tama ba? Wait lang, i-google ko. Ayun, sabi, dress for the job you want, not the job you have. So, ayan. Alangan mag-Amerikana ka, mag-shoot and tie ka, tapos yung applyan mo ng trabaho is construction. Siyempre, hindi naman tugma, di ba? So, I think depende sa klase ng trabaho. Pero ako, pag nag-a-apply ako, talagang formal, siyempre. Hindi naman, pero hindi man parong. Hindi ganun, talagang yung parang pang-office. Corporate, hindi naman kailangan naka-coat and tie. Naka long sleeve, necktie, dress pants, dress shoes, bagong gupet, bagong tabas, mga ganun, guys. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, thank you so much. Kung meron kang tanong, anything about Buhay America or kahit ano, comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para hindi ka updated. Para updated ka. Every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. At ayun nga, sinasagot natin yung mga comments nyo. At pinapakita ko sa inyo ang Buhay America. Hinihingal. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. At magkita-kita tayo on the next vlog. Peace! Alam mo naman.
Thank you.